naman na i-unbox. Bali, ito po pala, naka-seal pa rin siya. Hindi ko siya pinabuksan dun sa store kasi gusto ko na ako talaga yung magbukas. Bali, ito nabili siya sa Digital Walker dahil wala na po siya sa mga Power Max Center. Pero yung iba, pwede niya pa siyang bilhin sa Avenson, sa iBox, at sa mga Globe Store. Presyo niya po, 23,990 ang presyo niya ngayon na ang gig niya po, 128. May storage pa po ito na 256 pero wala na siya sa mga store. Wala na siya, hindi na siya, out of stock na siya. Then may 32 gig din po na ganito na ang presyo niya, 20,000. Ayun po. Ang dati niya pong presyo, 35,990. So ang laki ng binaba niya. Yun po, matagal na po palang na-release ang iPhone 7 Plus, 2016 pa po. Pero bumili, ito pa rin yung binili kong bilhin dahil sa nag-start na nga po akong mag-vlog. Then nanood ako ng mga tips ng mga vlogger tungkol dun sa mga ginagamit nila na pang-video. Yun, nababanggit nila yung iPhone, may nagbanggit ng iPhone 7 Plus. So, nung may nagbanggit ng iPhone 7 Plus, para nagkaroon ako ng idea tungkol doon. Kaya napinanood ko yung mga unboxing review tungkol sa iPhone 7 Plus. Ang ginawa ko, so, yung mga napanood ko na yon, nagustuhan ko yung mga review nila. Kaya parang nagustuhan ko na rin na iPhone 7 Plus yung piliin kong bilhin. Kasi para nga din dun sa pag-vlog ko na. Kasi ngayon po, kailangan ko na rin palitan dun sa cellphone ko kasi madali na siyang mapuno dahil ano lang siya, 32 gig lang siya. So, yun, kailangan ko rin siya ng yung magandang quality ng video, yung storage niya, kailangan ko rin. Kaya yun, nag-decide na po ako na bumili ng iPhone 7. Pero Android user po ako, kaya wala akong masyadong idea tungkol dun sa iPhone. Kaya ang ginawa ko, puro nanood lang ako ng mga video tungkol dun sa iPhone, mga tungkol sa iPhone, especially dun sa iPhone 7 Plus. So, then, buksan na po natin siya. Ngayon, hindi na siya, madali na po siyang buksan kasi meron po siyang, ano dito, seal. So, buksan na po natin siya, buddy. Yan lang po. Sa una niya, laman, makikita po dito yung mga documents daw ng design by Apple in California. Usually, ito talaga yung nakikita ko na unang laman na ito. So, masasabi ko talaga na original siya. Yan po yung unang makikita natin dun sa pag bumili tayo ng iPhone 7 Plus, yung documents niya. Bali, tingnan muna po natin. Yan, ito po yung mga documents niya. And then, yung susi niya, yung doon sa pagbukas po ng lalagyan ng SIM card. And then, eto, tungkol po sa warranty niya. And then, mga guidelines. Ito po. And then, yung sikat na sticker ng Apple. Ito po. And then, eto po yung adapter niya. And then, may earpads with lightning connector. Ito po kasi wala na siyang 3.5mm headphone jack kaya ang lightning connector na po ang meron siya. Body and then ito pong lightning connector, lightning to USB cable. Matingan ang hindi masabi. Napansin ko po dito wala siyang 3.5mm headphone jack adapter. Doon sa mga napanood ko, meron siyang nakalagay dito na may free siya na gano'n na adapter na 3.5mm adapter. Hindi ko alam kung bakit wala siya ngayon dito. So, yun na nga po. Hindi ko siya pinabuksan kasi sa store kaya hindi ko na rin naitanong. Then, alam ko meron po dito yun. Pero hindi ko alam kung bakit wala siya dito. Pero hindi ko alam, nakalimutan yata ng Apple Store. Pero doon naman po sa nakalagay dito sa ano niya,
naka-includes lang iPhone 7 Plus, earbuds with lightning connector, lightning to USB cable, and USB power adapter. So, wala siyang nakalagay. Pero okay na rin po, pwede naman po, may nabibili naman din po siya sa Shopee na 3.5mm adapter na yan. Kasi yun po, yun po. Bali, simulan po natin siya sa cellphone. Ito po, open na rin po natin siya. Yan. Simulan po natin dun sa body ng cellphone. Yan, ito po. Ang bigat po pala ng iPhone 7 Plus, 188 grams. Bali, dito po, wala na yung 3.5mm headphone jack niya. Yan. So, in-expand nila yung speaker ng iPhone 7 Plus. And then, dito po sa home button niya, Taptic Engine na po siya. Bali, parang 3D na ang style niya. Parang saglit lang, mag-o-okay na, magpa-function na siya. O saglit lang, kapag tinatch mo, okay na siya. And then, yan po. And then, dito po tayo sa likod niya. Dual camera na po siya. Ang isa po, wide angle, and isa, telephoto. And then, aluminum po yung pagkaka, ano niya, gawa po siya sa aluminum. So, yan. Hindi, yun. Dito naman po tayo sa display niya. Sa pinaka-screen niya. Ang sabi nyo sa nabasa ko, Retina HD display na rin daw siya. Kapag sinabing Retina, ito yung ibig sabihin na pinaganda na yung screen niya. Mas makikita mong detail yung pinaka-nasa screen niya. And then, yung widescreen LCD niya, 5.5 inches. Then, resolution niya, 1920x1080 pixel. Ibig sabihin nun na kung mapapansin nyo na sa mga video, may mga 1080 pixel. Parang ganito rin dito. Kapag yung resolution niya, maganda rin siya kapag nakita mo. Pinaganda pa siya lalo. And then, sabi dun sa, ano, fingerprint assistant na rin daw siya. Kumbaga, hindi madaling makita yung mga fingerprints. And then, eto yung kauna-unang iPhone na may IP67. Ibig sabihin, water and dust resistant na siya. So, pero ang nabasa ko doon, bali, 1 meter lang yung lalim niya na hanggang 30 minutes lang. So, wag na rin natin subukan kasi sabi doon sa napanood ko na hindi sakop ni Apple kapag yung warranty niya kapag ka nabasa tong sa yung mismong device. And then, sabi doon, nabasa ko tungkol doon sa processor niya na may A10 Fusion na siya. Hindi ko alam tungkol doon sa A10 Fusion na yun. Pero sabi nila, mas mabilis na daw yun. Mas pinaganda kasi may mga A8, A9. So, ito A10 na yung ano niya, processor niya. Kumbaga, mas pinabilis na, mas pinaganda na. And then, yung RAM niya, 3GB. Ibig sabihin, yung pinaka-data niya, mas mataas na yung gig niya ngayon. Hindi ko masyado kung mayroon po akong masabing tungkol doon yung mga nabasa ko lang, yung iba nakalimutan ko na kung yun talaga yung mismo pinakapaliwanag nila. And then, simulan po natin siya sa camera ulit. Camera ulit. Sa camera niya po, may dual camera siya. Itong wide angle and then yung isa po telephoto. Kapag po sinabi na yung telephoto, kapag sinum daw yung sa camera niya, mas makikita mo pa rin nung detail ng kinukuhanan mo, mas maganda pa rin siya. Hindi siya katulad ng zoom na kapag sinusum mo siya, hindi na siya masyado maganda, lumalabo na. Eto po, kahit na isum mo siya, yung sinasabi nga natin, gamitin mo yung telephoto, mas maganda mo pa rin makikita yung mismong features. Yun. And then sa ano po niya, 12 megapixel po siya sa likod, and then sa harap po, 7 megapixel. Yun. Then naman po tayo sa video recording niya. Sabi dito na sa video recording niya may 4K video recording at 30 FPS or frame per second.
And then 1080 or hanggang kung may 4K video recording, meron din siya na 1080p HD video recording at 30 frame per second. Pag sinabi pong 4K, mapapansin nyo kapag nagsisave tayo ng mga video. May 4K, may 2K, 1080, 720p. So, pag sinabi ng 4K, mataas na po yun kapag sinabi doon sa mga cellphone. Ang quality niya, mas pinataas doon sa 1080. Yung linaw niya, linaw ng video. Sa akin po kasi kapag ka nagbibideo ako sa ngayon sa Samsung ko, hanggang 720 lang siya. So, hindi na niya kaya yung 1080. Kasi pag nag-save ka ng 1080, mataas din yung kailangan ng memory ng niya. So, kaya din ako nagpalit ng sa cellphone dahil kailangan ko din ng mataas na memory para makuha ko yung ganda ng yung quality ng video na yon. Yun po, hanggang 4K video recording at 30fps siya. Pero kung gusto mo pang mag-save pa ng memory niya, pwede naman hanggang 1080p yung video recording niya. And then, doon sa FaceTime camera niya na may 7 megapixel din po siya, and then 1080p HD video recording din siya kapag sa harapan din po niya. Yun. Ayun din, sa ano niya, button niya, may Taptic Engine siya. And then, yung kumbaga madali siyang i-touch yung pinaka-button niya. And then, yung, eto na yung pinaka-last na siguro na makukuha ng iPhone na meron siyang home button. Kasi yung iPhone 8, wala na rin siyang home button niya. And then, sa battery niya, 2,900 mAh. Yun. And then, sabi nila na mas, pwede naman siya sa gaming, pero mas madali siyang malobat. Yun yung nabasa ko, yung napanood ko dun sa mga video nila. And then yun po, bali, ang iOS niya po pala ngayon is naabutan pa niya yung 14.2 na update ng Apple. And then sabi nila, baka hindi na rin daw, hanggang 14.2 na lang din daw yung kaya ni iPhone 7 Plus kasi 2016 pa siya. So, baka hindi na siya umabot to sa iOS 15 and 16. Pero, sabi nila, ang iPhone naman talaga, minsan, kung hindi man siya mag-update na, still nandun pa rin naman yung mga application. Kumbaga, hindi ka lang makakapag-upload, ay, hindi ka lang makapag-download ng mga ibang apps kapag na may hinihingi na nandun siya sa under ng iOS 15. So, pero kung kompleto naman yung gusto mo, halimbawa sa akin kasi, ang kailangan ko lang doon yung sa camera niya, sa video niya, hindi ko na kailangan ng marami pang apps. Kaya para sa akin, worth it pa rin siyang bilhin na ngayon 2021 na magagamit ko pa rin siya pang video-video. Dahil kung ang bumabagal naman po talaga yung cellphone kapag ka tumatagal. Nandun na rin po yung sa mga pag-ano ng mga update. Pero, kumbaga, hindi naman siya sobrang bagal. Nandun, halimbawa, may mga nakausap din ako ng yung mga kaibigan kong iba na nagpapalit lang din sila ng cellphone nila kasi doon sa mga bagong iOS, yung update. And then, pero buo pa rin yung cellphone nila. Yun yung akay naman, nagagamit pa rin naman nila yung cellphone nila. Gumagana pa rin naman daw, sobrang tibay pa rin naman daw. Kaya sa akin, worth it pa rin siyang bilhin ngayon 2021. And then, nagustuhan ko din siya kasi, hindi siya madaling katulad ng mga iPhone 8 na madaling mabasag. Ito, hindi siya ganun, kahit mabaksak mo siya, hindi siya ganun na biglang mababasag. Kasi ngayon yung mga, yung iba kasing mga iPhone na ngayon, yari na din siya, gawa na rin siya sa mga glass. Yun, kaya madali na rin siyang mabasag. Kumbaga pag nabaksak siya, madali siyang mabasag. So ito, parang friendly user siya. Friendly user. Basta yun, maganda siyang gamitin. So hindi siya, kumbaga, pero ingatan pa rin natin. Pero hindi naman siya ganun kadaling mabaksak. Ay, hindi siya ganun na madaling mabasag. And then yun po. And thank you po sa panonood. Bali, quick review lang tayo ngayon kasi medyo wala din ako masyadong alam sa iPhone
dahil Android user po talaga ako. And then thank you po sa panonood. And then ang next ko po na video dito po na part 2 so sa pag-setup niya. And then yung sa pinaka tawag dito, konting review dun sa pinaka loob setup ng iPhone 7 Plus. Yun po. Bye-bye po.